Igan patay ang isang dalagita sa Pasay City matapos pagbabarilin sa ulo. Base inisyal na investigasyon ng polisya, posibleng may kinalaman ng krimen sa onsehan sa ilegal na droga. May unang balita si Corinne Katibayan. Nag-aabang ang babaeng ito sa harap ng isang bahay sa OC Laurel Street, Barangay 96 sa Pasay City. Kitang bumili pa ang babae ng sorbetes habang tinitingnan ang laman ng kanyang hawak na bag. Pagkatapos nito, kumatok siya sa bahay pero walang sumagot kaya mag-isa siyang naghintay sa harap nito ng kalahating oras. Sa dulo naman ng kalsadang ito, kitang may tumigil na motorcycle rider. Naglakad ang rider patungo sa pinaghihintayan ng babae. Nakatayo lang noon ang biktima at nakatingin sa ibang anggulo nang lapitan ng rider nang biglang pinagbabaril siya sa ulo. Agad natumba ang biktima at binawian ng buhay. Tumakbo at tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Ayon kay Police Colonel Paday Os, hepe ng Pasay Police, 17 anyos ang babaeng biktima at nakatira sa ibang barangay sa lungsod. Sa crime scene, may natagpo ang sachet ng marijuana sa biktima ang mga pulis. Kaya posible raw na onsehan sa bentahan ng droga ang nangyari. Ayon sa isang saksi, dalawa raw ang suspect. Nalaman doon na mayroong transaction itong biktima sa kanila pertaining dito sa feeling of illegal drug. So yun yung basehan namin na na-mention dito sa ng mga witness na itong pumatay na to si Henry at saka si Landivera ay talagang binabalak nila for not remitting yung mga proceeds ng mga nabibinta niya illegal sa kanila. So yun yung motibo po ng nakikita namin as the moment. Pero ayon sa pulis, wala namang record sa drug watch list ang biktima. Yun nga po ang subject of manhunt po ng mga operatiba natin until now. Hindi pa kwan kasi nung nalaman na sila na inaanap na sila ng mga operatives natin doon sa barangay na yon. Wala na hanggang ngayon, pang-apat na araw na wala na. Hindi na kahit anino man lang nila, kahit mukha nila na makita doon na bumalik, wala na. Kinasuhan na ng murder ang dalawang suspect. Ayon sa kamag-anak ng biktima, hindi nila alam na sangkot siya sa droga. Ipinauubayan na rin nila sa pulisya ang imbestigasyon. Ito ang unang balita sa Pasay City. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga Kapuso Abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.